kumakain at kung ano-ano pa. Kasi bukod sa naka-quarantine ngayon, eh may bagyo pa parating, kaya kailangan natin bumili ng snacks. Sama kayo sa akin. Medyo malakas na yung hangin ngayon, tapos umaambon-ambon. So ibig sabihin, yung bagyong Ambo, Ambo ba yung pangalan nun? Eh malapit nang dumating dito sa lugar namin. So expected natin uulan mamaya. Kasi ayan oh, malakas na yung hangin, kitang-kita sa mga puno. Pati yung alon dito sa dagat, medyo malakas na rin yung alon. Kurjet yan, napaparating na yung bagyo. When you tell me that you miss me, do you mean it? So ayan mga tol, ang dami ng bukas dito na establishment and businesses. Operate na ulit yung mga negosyo dito. May pila. Social distancing, may pila. Bayad na tayo mga tol, di ko alam kakayanin ng bike. Tol, dinipusit ko na muna yung pinamili ko, pero kasama ko na si Marian. Naka-break time kasi siya. Saan tayo? Jollibee! Pa-Jollibee! Naka-break kasi siya, doon ako nag-grocery sa pinagtatrabahuhan niya. O, nang libre lang siya ng snacks. Dito namin kakahili sa terminal. Kasi bawal mag-dine in doon sa Jollibee, puro take-out lang. Ayun, literal na quarantine pa rin, nakama sa mga tao, social distancing. So iniwan ko muna si Marian doon mga tol, kasi may bibilin pa ako, bibila ako ng karne. Binibilhan ako dito sa Calapan na mura lang kay Aling Idang. So sa mga taga Calapan, alam kong alam yon, meat shop ni Aling Idang. Dito yung palengke. At doon ako namimili ng karne, doon kay Aling Idang Cold Store. Mura yung karne doon sa fresh. Yan. Thank you. Ah, nakabili na tayo ng tinapay natin. Tol, pauwi na ako. Medyo umaambon-ambon. Ang dami kong dala. So medyo mabigat to. Whew! Sana makarating na safe sa bahay. Let's go! So, layo mga tol. Pahinga muna konti. Layo ng binay ko. Init. Ayan ang bagyo mga tol. Galit na galit. Lalaki ng patak. Lalaki ng patak na ulan. Woo! Saktong-sakto yung gantong ulan mga tol. Tuwan-tuwa yung mga halaman nito. Ayan, nadiligan yung mga kamatis natin dyan, pati yung mga sili. Makakasingaw na yung init ng kapaligiran, madidiligan na ng marami-raming tubig ulan. Kamatis natin dyan at saka mga sili, madiligan na. So ayan mga tol, naligo na tayo sa ulan. Lamig kasi at saka presko. Ang tagal-tagal na rin hindi umulan ng ganito kalakas. Sabi kasi nila, unang malakas na buhos ng ulan sa Mayo, blessing daw. Yun yung mga sabi-sabi ng mga matatanda. So ayan mga tol, no? Umulan kaya masarap magkape tapos tinapay. Kasi sa wala tayong ginagawa, di tayo makalabas, di tayo makagala. Sasagutin ko na lang yung mga nagtatanong sa akin. Marami kasi nagko-comment sa mga previous vlogs ko kung paano daw ako nagsimula mag-YouTube.
pag-usapan natin yan, mga tol, kung paano ako napad pa dito sa YouTube. So, maraming katanong, kailan daw ako nag-start mag-YouTube? Nagsimula kasing lahat yan, nung nag-abroad ako, pumunta ako ng Riyadh, Saudi Arabia. Dala ng kainipan, mga tol, kalungkutan sa ibang bansa. Nanood ako ng YouTube. So, nagkanapanood ko si MTV, o si Dasi Beach yan. Sila yung unang YouTuber na sinusubaybayan ko. Tapos, naisipan ko na, ba't dito gawin? Tal, wala namang ginagawa sa Riyadh pagkatapos ng trabaho, mag-video-video na ako doon. May cellphone naman ako noon. So yun, naisipan ko nga mag-vlog doon. Trinay ko lang. Kung makikita nyo dito sa channel ko, mga tol, tignan nyo yung kauna-unahang vlog ko dito, yung vlog number 1. Mukha pa akong gago nung mag-video. Hindi pa ako marunong mag-edit. Yung audio, hindi ko pa alam laksan, hinaan. So doon nag-umpisa yung lahat. So 2018 nga, start na ako mag-YouTube. 1 ng March yun. Inlog ko lang doon yung mga ano-ano, mga trip namin doon na pinagagawa namin ng mga kasama kong kapwa ko na OFW, mga first time namin. Basta yung mga first time na maranasan namin doon sa Riyadh, tapos yung mga pinagagawa namin doon. Unexpected kasi mga tol na nung nag-vlog ako doon, iisip ng mga kahit sinong Pilipino na hindi pa nakakarating ng Saudi Arabia. Pagpunta mo ng Saudi Arabia, mahigpit, bawal yung video, bawal yung picture-picture. Inisip ko na, sige, last vlog na lang tayo, mag-video tayo. Ayan, nag-video-video ako doon. Nung mga time na yun, konti pa lang yung YouTube na pinoy ko sa Riyadh. Kaya swerte tayo, medyo nako na tayo. Hindi ko din in-expect na may manonood sa akin. Kasi nga, rare, masyadong rare na sa Saudi ka, tapos nagbablog ka, bawal yung camera dyan, bawal yung video dyan. Merong mga ilan nila na sumubaybay sa atin. Less than 1,000 pa yung subscriber ko, nagbakasyon ako sa Pilipinas. Pero may mga sumusubaybay na sa akin na kapwa natin ng OFW doon. Pag-uwi ko dito nung nag-vacation ako, umattend ako ng anniversary ng fraternity ko kasi member ko ako na sa fraternity. So sa lahat ng Triskelion dyan, member ng Tau Gamma Pi, shoutout sa inyo, salute. Umattend ako ng golden anniversary namin. So binlog ko yung anniversary namin na yun, naginanap sa Luneta. Simulang dumami yung taksubaybay sa atin. So pag-upload ko nung anniversary vlog na to, itong vlog na to, marami ka agad na nag-subscribe sa akin, mga brads. Siguro mga kulang-kulang 500 ang mga brads na sa taga iba't ibang lugar. Nagsimula yun doon. Then pagbalik ko ng Saudi Arabia, niyaya ako ng tropa na pumunta sa Haraj. Ito yung pinakamalaking ukay-ukay doon sa Riyadh, Saudi Arabia. Ito pa yung vlog namin na yan. So, apat kami nun eh. So, in-upload ko yung vlog na yan. Unexpected, mga tol, na ang daming nanood kasi karamihan pala ng Pilipino na Saudi Arabia, hindi nila alam yung lugar na yan, yung Haraj kung tawagin. Yan yung pinakamalaking lugar ng puro mga second hand na gamit, sapatos, furniture, damit, kung ano-ano pa. So biglang nag-boom yung video na yan kasi karamihan sa mga Pilipino na nanonood, first time na malaman na mayroon palang ukay-ukay sa Saudi Arabia. Nagkaroon ng 3 episode yung vlog na yan, tuloy-tuloy. So dun, biglang lumaki yung Makel TV doon. Pagkatulog ko, pagkagising ko na nagdagat-dagat ng 10,000 yung subscribers. So, makatulid mga tol, biglang pumutok yung channel natin dahil sa vlog na yun. Yun, hanggang nagtuloy-tuloy na, ang dami na sumubaybay. Ramihan OFW, yung mga unang nanood sa atin, mga unang kumuporta. Yun, tinuloy-tuloy ko lang. Enjoy naman kasi, ang dami mag-meet na tao, mga bagong kakilala, kaibigan. Tapos, at the same time, kasi nasave mo pa yung memory na pinagagawa mo sa lugar na yun. Makalipas ng ilang buwan, na-monetize na ako. Yung monetization, mga tol, sa mga hindi nakakaalam, sa mga nanonood sa inyo, may kita po sa YouTube, yun yung dahilan kaya tayo kumikita dito. Marami na rin nanonood sa ating mga Pilipino na OFW na na-inspire na rin mag-vlog. Nagsidamihan na yung mga vloggers sa Saudi Arabia, sa Riyadh. Yung dating isip nila na mahigpit sa Saudi na bawal mag-video-video, medyo nabago yung pananaw nila kasi kung bawal mag-video, bakit may vlogger na nag-exist? Bakit may mga Pilipino vlogger na tuloy-tuloy pa rin sa pagbablog? Ngayon, sa kasalukuyan, ang dami ng vlogger doon, siguro nasa less than 300 na mga nag-YouTube doon. So yun nga, last year, nag-exit ako, umuwi ako dito sa Pilipinas. Tapos yan, nagtrabaho ako sa isang company. Kaya na medyo napabaya ako ng YouTube channel ko. Hanggang sa na-realize ko na balik na sa pag-YouTube. Kasi nung balik ako sa pagtatrabaho dito, nung umuwi ako galing abroad, napabaya ko itong YouTube channel ko. Naging once a month na lang ako nag-upload. Kaya lahat bumaba, revenue, views. Naisip ko na bumalik na lang sa YouTube. Kaya eto, mga tol, eto, full time na ako sa pag-YouTube. Eto na yung ginagawa ko ngayon. Sa mga nagtatanong kung anong trabaho ko, wala po, dito lang sa bahay, pa YouTube lang. Alright, so yun ang pinagkakabalahan natin ngayon. Kaya sa mga small YouTuber na nanonood sa akin, mga tol, huwag kayong titigil hanggat na-enjoy nyo yung ginagawa nyo. Huwag kayong ihinto kasi pag huminto kayo, wala na. Para pinutol nyo na yung gusto nyo mangyari na lumaki yung channel nyo. At sa mga gusto namang mag-YouTube, ito na yung best time para mag-umpisa. Pag naisip mo na gusto mo, gawin mo na kagad. Advice ko lang sa lahat ng
all YouTuber na nanonood sa akin, huwag na huwag kayong iinto. Pwede mapagod, magpahinga, pero huwag kayong iinto. Consistency yung pinakang sagot sa pagiging successful. Kasi sa YouTube mga tol, sabi nga ni Kong TV, hindi karera yung YouTube. Hindi to karera na paunahan kayo sa pag-angat. Parang marathon. Matira matibay dito. Kung sino yung hindi humihinto, yung tuloy-tuloy lang, yun yung nagiging successful dito sa platform na to. Nagpapasalamat lang ako sa lahat ng naging kasama ko mula nung zero pa lang ako dito hanggang naging 80,000 tayo dito. Salamat sa mga kaibigan, sa mga naging katrabaho sa ibang bansa, sa mga YouTuber na naging kaibigan ko. Lahat-lahat, sa lahat ng sumuporta, legit kayo kaya tayo nandirito. Kung may mga kaibigan kayo, mga kamag-anak kayo na meron silang gustong gawin sa buhay, suportahan nyo lang, suportahan nyo lang. Suportahan nyo lang yung gusto nila. Kaya sa mga sumuporta, maraming salamat. Happy 80,000 sa ating lahat. Malapit na tayo sa unang goal natin na maka 100,000 ngayong taon. Sana ngayong taon ibigay na sa atin yon. So sa mga legit dyan, pakihit na lang yung like. At sa mga hindi pa nakasubscribe, click yung subscribe button. Pati yung notification bell para manotify kayo sa mga next upload natin mga tol. Sana matapos na yung pandemic. Natapusin ko na tong vlog na to dito. Salamat mga tol. Gagaya ang laging sinasabi, stay positive lang at sa goal ng futuro. Alright, so see you in my next vlog. Paalam. Oh my God, oh my God. If I die, I'm a legend. When they lay me down down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life, my words been my greatest weapon. I know I been the coast's greatest blessing.